Ngayong araw nga, parang hindi na ako nagpalit ng damit. Ito pa rin kasi yung damit ko noong nakaraang vlog ko. Hoy, baka isam yan. Isang araw ko lang kasi sunod to kasama noong nakaraang vlog natin mga badi. At ngayon nga, pagkatapos ko maglinis ng tilapia at medyo amoy isda pa ako, lumabas na ako. Kasi meron akong bibilihin doon sa supermarket. Kaya isasama ko na naman kayo mga badi. Pero bago ang lahat, hello mga badi. Ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At nagtatrabaho po ako dito bilang isang merchandiser sa isang private company sa loob ng isang hospital. And for today's videos nga, samahan niyo ako mamalingki para sa lulutuin ko. Bumili ako ng condensed milk at saka thick cream. Siguro nahulaonin na kung ano yung lulutuin ko ngayon. Sobrang init kasi dito sa Saudi Arabia. Kaya magluluto ako ng saluyot na nilagyan ng condensed milk. Huy, baka isam yan. Joke lang mga baby. Actually, init na init ako kahapon pa at gusto kong kumain ng malamig. Gusto kong kumain ng gulaman sama sa malamig. Tapos halo-halo, yung mga malalamig na pagkain. Kaso hindi kakayanin lahat na nung powers ko mga badi. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng mga fruits dito sa may supermarket mga badi para gawin ko or ihalo ko sa may gulaman. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa ko sa buhay ko mga badi kasi first time ko magluto nito at hindi ko alam kung paano at ngayon lang ako nakakita ng gulaman na may mga prutas. O diba, ang bilis ng transition kapag palit na ako ng damit. Actually, kinagabihan na ito mga badi. Dahil kakagaling ko lang din sa jogging kaya sabi ko, ah, ito na yung panahon para lutuin ko na itong gulaman na to. This is the first time din magluluto ako ng gulaman kaya hindi ko alam kung ano yung kalalabasan nito. Sana maganda yung kalabasan. Pero sinunod ko naman yung instruction dito mga badi. I mean, yung iba lang pala yung sinunod ko. Kasi ang sabi kasi doon, maglagay doon ng 1.5 liter na tubig. Kaso, yung kalahati lang nilagay ko yata. Baka kasi pagka 1.5 yung nilagay ko, sobrang dami nun at di ko mauubos yun mga badi. Since it was the first time na ginawa ko naman ito, hindi ko alam kung ano yung kalalabasan nito kaya hindi pa ako sigurado. Kaya ulo-ulo lang muna. Di kasali katawan. Pagkasali katawan, sabog pati laman. Huy! Baka isam yan. Sana all nasasabugan. Huy! Ang sabi doon sa instruction, pagkukuluan mo lang daw yung gulaman sa mahinang apoy. Sa sobrang hina nga nung apoy ko, parang inaantok na ako. Actually, medyo disappointed ako kasi akala ko hindi siya buko pandan. Ang ine-expect ko kasi, yung coconut flavor na yung kulay puti. Tapos, bala ko sana siyang gawing shredded coconut yang. Para kunyari sana, buko salad or fruit salad with buko. Kaso anong magagawa natin, ikulay green pala itong nabili ko. Kaya paninindigan ko na lang itong mga badi. Ako kasi yung klaseng taong may paninindigan eh. Hindi kagaya ng iba dyan, tinikman ka lang tapos iniwan ka na, hindi ka pinanindigan. Hoy, baka ihisam yan. Ikaw naman kasi ba't nagpatikim ka kaagad eh, hindi ka man lang nag-hard to get. Pero teka lang, gulaman pa ba yung pinag-uusapan natin dito? Parang hindi na eh. Hoy, baka ihisam yan. Hindi nakakainis lang talaga yung mga taong titikman ka lang tapos wala na. Kaya doon sa taong tinikman lang ako tapos hindi ako Genoa, wala na. Hindi mo na ako matitikman ulit. Hoy, baka ihisam yan. Pero joke lang mga badi, ha, wala pa nakakatikim dito sa salad ko. Ako nga di ko pa natitikman eh. After a few minutes nga na nagstay ako dito sa kusina, sobrang init na ako kaya hindi na ako nakatiis, nakahubad na ako. Actually, ang nabili ko lang naman na prutas dun sa supermarket ay mango, yung hinog at saka grapes at saka apple. Bibili sana ako ng sweet melon kaso naalala ko before gumawa ako ng fruit salad na may sweet melon tapos pumait siya nung nilagyan ko na siya ng gatas. Bakit kaya mga badi? So natakot ako at ayaw ko nang ulitin yung pagkakamali na yun. Madali naman ako matuto sa mga mistakes na nagagawa ko sa buhay ko. Then after ko nga ma-prepare lahat ng kakailanganin ko, pinaghalo-halo ko na din sila para all happy together. Tapos nilagay ko na din yung thick cream na nabili ko kanina. Pero pwede nyo din naman gamitin dito yung all-purpose cream mga badi, gaya nung Nestle. Then aside from that, nilagay ko na din yung condensed milk. Dahil itong condensed milk naman to ang magpapatamis dito mga badi. Kasi yung thick cream na yung mga badi, wala kasi siyang lasa. Ang purpose lang naman nung thick cream na yun mga badi para lumapot yung sabaw. Tapos nung tinikman ko na siya mga badi, nasabi ko talaga na, oh, sarap. Mapapaungol ka talaga sa sarap sa lapot ng kanyang sabaw. Huy, baka isam yun. Then siyempre, para mas lalo pa siyang sumarap, kailangan pa natin siyang palamigin sa ref. So paano ba yan mga badi? Palalamigin ko muna to. See you in the next one. Follow me guys for more content like this. Weh.